Bago tayo mag-umpisa, shoutout muna kila Hap Perez ng Cubao, Gina Gelera, Harry Ben Arzadon, Richard Pano, William Pabalate, at Joel Malabonga. Kamusta mga chong? Nandito na naman tayo para sa PBA Updates. Joshua Munson at Alvin Pasaol pinag-iisipan ng pasukin ang PBA. At sino itong tinutukoy ni Coach Tim Cone na special player ng Barangay Ginebra? Pag-uusapan natin yan mga chong. Pero bago yan, please subscribe at hit mo na rin ang bell para updated ka. Joshua Munson at Alvin Pasaol pinag-iisipan ng sumali sa darating na PBA draft next year. Ngayong nalalapit na ang pag-e-expire ng kanilang kontrata sa Chooks to Go 3-on-3, ay pinag-iisipan na nga nilang pasukin ang PBA. Ayon kay Joshua Munson, na top 1 player ng 3-on-3 sa Pilipinas, ay isa nga daw sa option niya ang pagpasok sa PBA. Pero hindi pa nga ito sigurado dahil may mga gusto pa nga itong tapusin. Ganon din ang kanyang teammate na si Alvin Pasaol. Panigurado mga chong na pag-aagawan ng mga PBA teams ang dalawang player na ito dahil pareho nga itong napakahusay maglaro at hinog na para sa PBA. Kaya asahan natin na kapag natapos na ang PBA bubble ay magkakaroon ng napakaraming trade dahil gagawa na nga ng paraan ang mga teams sa PBA na makakuha ng top pick sa nalalapit na PBA draft. At dito naman tayo sa isa pa nating balita. Sino itong tinutukoy ni Coach Tim Cone na special player ng Barangay Ginebra na isa sa pinakakinakailangan nila ngayong PBA bubble? At yan nga ay walang iba kundi si Scottie Thompson. Sa naging laban nga ng Barangay Ginebra kontra sa Rain or Shine ay nagpakita nga ng napakagandang laro itong si Scottie Thompson, kung saan siya nga ang nanguna para sa Barangay Ginebra na nag-ambag ng 21 big points, 10 rebounds at 5 assists. Sa ngayon nga ay ibinabalik na ni Coach Tim Cone ang original starting five ng Barangay Ginebra dahil gumaganda na nga ang pakiramdam nila Japet Aguilar at L.A. Tenorio. Dahil dyan ay nag-slide nga sa kanyang original position from guard to small forward itong si Scottie Thompson. Napakaganda nga ng inilaro ni Scottie Thompson kahit biglaan ang pagbabago ng kanyang position. Ayon nga kay Coach Tim Cone ay napaka-special player nga itong si Scottie Thompson dahil mabilis nga itong naka-adapt sa kanyang bagong position na small forward. At kitang-kita naman natin sa huling laro ng Barangay Ginebra na nag-step up nga itong si Scottie Thompson. Pero hindi nga yan naging sapat para makuha nila ang panalo dahil siya nga lang ang nakikita nating nagpakita ng magandang laro dahil naubusan na nga ng lakas ang kanyang mga kasama dahil sa kulang nga sila sa pahinga. Ngayon nga na nabigyan ng oras ang Barangay Ginebra na makapagpahinga dahil sa nangyaring postponed game ng mga laro, ay paniguradong maibabalik na ng Barangay Ginebra ang kanilang magandang inilalaro kagaya ng umpisa nila sa PBA bubble. At inaasahan nga na mas maganda ang ipapakitang laro ni Scottie Thompson sa kanyang bagong posisyon na small forward. Sana nga lang ay magtuloy-tuloy ang magandang ipinapakita nitong laro para mas lumaki ang tsansa ng Barangay Ginebra na makuha ang kanilang inaasam na All Filipino Cup. Ano sa tingin nyo mga chong? Mas effective ba
para kay Statty Thompson ang kanyang panibagong position na small forward o mas maganda pa rin ang guard position? I-comment mo lang dyan sa ibaba at babasahin natin yan. At yan lang muna ang balitang PBA natin, mga chong. Huwag kalimutan mag-like, comment, and subscribe para updated ka sa mga PBA updates natin. At bago tayo magtapos, shoutout muna kila Hap Perez ng Cubao, Gina Galera, Marites Repato, Hari Ben Arzadon, Alex Prado, Val Mercurio, Jarogs Panaga, Sir Renz, Richard Pano, Sam Mendoza, Donald Orlagatan, Nel Montoya, William Abalate, Joel Nalabonga, Maki Boy TV, Raymond Iglesia, at Justin Perez Diaz.